Ito mga sumenta yung ginagawa ng Honda Click na back job na ng iba. At medyo nagagalit na kasi yung may-ari nito dahil nga hard starting. Tapos umaapaw yung coolant. Kahit kunting init lang, bumubulwak na kagad yung kanyang coolant. Halos nauubos. Ginagawa nung may-ari, binubuhusan niya ang tubig ng radiator para lumamig. Ngayon, dinala ito kahapon. Kaso nga lang super dami kahapon. Ngayon lang natin nabuksan. At ito, nakita natin. Isang unang-una yung nakita natin kung bakit hard starting siya. Kailangan ko pa munang pigain yung gasolina niya bago mag-start. Advance ng isang ipin yung kanyang timing. Tapos, mga gasket niya, ito patong-patong na. Mayroon ng papel, pinatungan pa ng gasket plate na original. Tapos, ito yung yung cylinder head gasket natin, kasi natanggal na nga natin yung block niya dahil nga overheat. At nung pagkatanggal nga itong block niya, nakakarga. Hindi siya stuck. Naka 53. Naka 53 na bore. Yan, stuck up. Overheat siya. Makikita nyo naman dito na pag overheat, dito lagi yun. Yan. Tapos, ang pinoproblema ko pa rito, ang hirap tanggalin nung pin. Tapos, loose thread pa yung camshaft niya. Yung tornilyo ng sprocket cam. Ito yung nyo. Aratadong overheat siya. Bumubulwak kasi nagkakaroon na siya ng pressure. Itong makina niya, nagkakaroon na siya ng pressure. Tinatapon niya sa butas. Kaya dumubli yung pressure ng radiator natin. Kaya kapag pinaandar mo siya, uminit ng konti, bulwak kagad yung coolant. Kaya gagawin natin yan. Kikinisin natin yan. Tapos ito, hindi naman ito original. Naka-bore up na. Yung piston niya ba tama? May gas-gas? Kasi kakapagawa lang ito mga sir. Namoblema na. Agad na galit na ngayon may-ari. Kaya may gas-gas yung black din niya. Kaya itatanong ko muna kay sir, yung may-ari nito, kung magpapalit siya ng block. Kasi malaki ng araw daw yung nagagastos niya. Pati water pump, halos pinalitan na lahat. Pero bulwak pa rin. Kasi chinik ko ito kahapon, hard starting, tapos kunting init. Bulwak kagad yung coolant. Halos ubos-ubos yung laman. Kaya stuck pa rin mga sir. Ang mas maganda. Tapos kapag ka magpapagawa kayo, check nyo muna mabuti. Kumbaga, usisain nyo rin. Kasi karapatan nyo naman din yan mga sir. Na chine-check din. Kasi kayo po yung magsasuffer. O kayo yung may-ari ng motor. Parang ayan, si example, si sir. Yan, ino-overhaul natin yung click niya. Andun siya para at least nakikita niya kung ano yung gagawin sa unit. O kung ano yung sira din. Mas pabor din sa amin yan na mekaniko na andyan ka rin na nanonood na may-ari para at least awit ka. Hindi lang baliktad yung aftermarket yung piston KCY. Okay, bali mamaya natin yan uli gagawin kasi ipapaalam mo natin sa may-ari na ito nga yung naging problema ng motor niya kung bakit hard starting tapos bumubulwak yung coolant. At yung ito nya camshaft, ito bigay ko na nga lang yan kasi papalitan natin yung camshaft nya na nakalagay doon, gawa kasi ng loose thread na hindi natin mahigpitan yung tornilyo dun sa sprocket cam natin kasi kapag once na kumalas yan marami pang dadamayin, siyempre magiging lastas tayo dyan. Ito mga sumenta yung ginagawang Honda Click na back job na ng iba. At medyo nagagalit na kasi yung may-ari nito dahil nga hard starting. Tapos umaapaw yung coolant.
kahit kunting init lang, bumubulwak na kagad yung kanyang coolant. Halos nauubos. Ginagawa nung may-ari, binubuhusan niya ng tubig ng radiator para lumamig. Ngayon, dinala ito kahapon, kaso nga lang super dami kahapon. Ngayon lang natin nabuksan. At ito, nakita natin, isang unang-una yung nakita natin kung bakit hard starting siya. Kailangan ko pa munang pigain yung gasolina niya bago mag-start. Advance ng isang ipin yung kanyang timing. Tapos, mga gasket niya, ito patong-patong na. Mayroon ng papel, pinatungan pa ng gasket plate na original. Tapos ito yung yung cylinder head gasket natin, kasi natanggal na nga natin yung block niya dahil nga overheat. At nung pagkatanggal nga tong block niya, nakakarga. Hindi siya stuck. Naka 53. Naka 53 na bore. Yan, stack up. Overheat siya. Makikita nyo naman dito na pag overheat, dito lagi yung ano. Tapos ang pinoproblema ko pa rito, ang hirap tanggalin nung pin. Tapos loose thread pa yung camshaft niya. Yung tornilyo ng sprocket cam. Ito yung . Aratadong overheat siya. Bumubulwak kasi nagkakaroon na siya ng pressure. Itong makina niya, nagkakaroon na siya ng pressure. Tinatapon niya sa butas. Kaya dumubli yung pressure ng radiator natin. Kaya kapag pinaandar mo siya, uminit ng konti, bulwak kagad yung coolant. Kaya gagawin natin yan. Kikinisin natin yan. Tapos ito, hindi naman ito original. Naka bore up na. Yung piston niya, tama? May gas-gas? Kasi kakapagawa lang ito, mga sir. Namoblema na, agad na galit na ngayon may-ari. Kaya may gas-gas yung black din niya. Kaya itatanong ko muna kay sir, yung may-ari nito, kung magpapalit siya ng black. Kasi malaki na nga rado yung nagagastos niya. Pati water pump, halos pinalitan na lahat. Pero bulwak pa rin. Kasi chinik ko ito kahapon, hard starting, tapos kunting init. Bulwak kagad yung coolant. Halos ubos-ubos yung laman. Kaya stuck pa rin mga sir. Ang mas maganda. Tapos kapag ka magpapagawa kayo, check nyo muna mabuti. Kumbaga, posisahin nyo rin. Kasi karapatan nyo naman din yan mga sir. Na chine-check din. Kasi kayo po yung magsasuffer. O kayo yung may-ari ng motor. Parang ayan, si example, si sir. Yan, ino-overhaul natin yung click niya. Andun siya para at least nakikita niya kung ano yung gagawin sa unit. O kung ano yung sira din. Mas pabor din sa amin yan na mekaniko na andyan ka rin na nanonood na may-ari para at least awit ka. Hindi lang baliktad yung aftermarket yung nga piston KCY. Okay, bali mamaya natin yan uli gagawin kasi ipapaalam mo natin sa may-ari na ito nga yung naging problema ng motor niya kung bakit hard starting tapos bumubulwak yung coolant. At yung ito nya camshaft, ito bigay ko na nga lang yun kasi papalitan natin yung camshaft nya nakalagay doon, gawa kasi ng loose thread na hindi natin mahigpitan yung tornilyo dun sa sprocket cam natin kasi kapag once na kumalas yan, marami pang dadamahin, syempre magiging gastas tayo dyan. Okay, ito na yung pangalawang video natin sa click na to na inaprog ito kahapon. At ito na, tumating na nga yung visa natin, i-install na natin. At back to stock tayo mga sir. Napakailang kasi na standard pa rin yung ginagamit natin. Kasi ito, naka 53, CM3. Tapos yung camshaft,
pinalitan ko na rin niya kasi lustrate na nga yung lagayan natin dito, yung tornilyuhan. Kapag nilagay ko pa rin yan at maabutan tayo na tayo yung magiging last touch niyan, kawawa naman si, ano, si customer. At ito na nga yung mga pisang ilalagay natin kasama yung bulb seal, tapos ito yung bagong block natin. Ito yung ilalagay natin, tapos dito nireplace natin to. Kaya makikita nyo, makinis na makinis kasi nireplace natin to para iwas tayo sa overheat at hindi masira yung block. Itatransfer lang natin yung ano, yung mga hose ignition coil sa bago natin block, saka ititesting natin to ulit. Install muna natin mga sila, bali cut na yung ano, video natin. Kung sakaling gusto yung ano, mapanood yung full video ko na naglalagay nito, punta lang kayo kay, ano, kay GMK Garage sa YouTube. Yeah, lagay muna natin. Kasama din yung piston pin natin mga sara kasi naka bore up siya, matik yung pin, magkaiba rin, malaki rin. Kaya dapat bago rin yung pin natin. Yan, dito naman sa side ng makina, kung mapapansin nyo yung unang-una natin mga sir na pinagpatong yung isang plate tsaka isang gasket na papel. Meron kasing ganun mga sir na mayroong kapag aftermarket na block natin, mayroong kasama, may kasama lagi po yan na, no, na gasket. Lata yung isa papel naman. Pinagpatong po yun. Ngayon malinis na, ito na yung bago nating cylinder gasket. At yung isa naman, yun yung cylinder head gasket naman. At inassemble muna yung piston. Sa ilalagay yung bulb seal dito. Binablapang din natin yung ano, yung intake saka exhaust na balbula. Ilinisan din natin yung butas niya para sure bull na hindi magkakabir niya. So, nalagay natin yung black cylinder head at sunod natin yung water pump. Check mo yung water pump niya kung may ano, may problem, pero bago lang yun. Saka yung thermostat ipuksa mo. Ipuksa mo yun. Check mo kung magpa-bounce-bounce. Bagay, kahit naikapit mo na yan at magtatanggal tayo ng ano, thermostat, kaya-kaya naman dukutin yan. Ha? I-check mo lang para makita natin kasi hindi naman sa atin yung what galing sa atin yan. Ayan mga sir, natanggalan na natin yung pinagpatukan natin ng upuan dahil ilalagay na natin yung radiator nito para matesting natin kung bubulwak pa siya. Kasi mag-aaral pa tayo, under observation pa, pero sa ano to, sure ball na po yan mga sir. Ito na mga sir. Ayan, umaandar na. At tinitesting muna natin yung makina niya. Medyo may kunting singaw yung ano, yung tambocho niya. Nasa tambocho kasi yung problema. Pero ayan, tinitesting natin. Madali naman gawa ng paraan yan. Kasi nung una, ayun, wala talagang kalaman-laman yan. At nung unang testing ko, nilagyan ko ng, ano, ng coolant, tinatapon niya kaagad. Start mo pa lang, nilagyan mo ng coolant, binubulwak niya na kaagad. Malamig pa yung makina niya mga sira nung nilagyan ko ng coolant. Tapos nung pinandar ko, bulwak kaagad yung coolant sa radiator. Yung pagka ganun yung ano, nangyari, hindi po yun ang standard niya. Bubulwak lang yan kapag ka mainit na mainit na mainit na yung makina. Saka lang siya mag-aapaw. Pero hindi bubulwak. Ito, malamig lang. Nung una, nung di pala tinagagawa ito, talagang pagka binagyan mo siya ng gas, bulwak ng bulwak. Iba naman yung talsik kasi, ayan, binibirit naman natin. Tapos yan, tahimik na yung makina. Ayan. So, observe muna natin bago natin ito ipakuha kay sir para kahit pa paano, eh,
kukunin niya yung unit niya galing sa atin, eh talagang pulido at wala nang aberya. Tahimik yung makina, yung may kunti kayo naririnig dahil dun sa ano, sa exhaust gasket. Medyo kuha na kasi yung exhaust gasket niya. Ito eh wala akong stock ngayon. At least madali lang gawin ang paraan niya. Painitin muna natin, saka natin ulit yung video mamaya. Okay, lagyan mo pa. Kuha ka na sa ano, kulan. Tapos paanda rin natin mga sala kasi nung dinala sa atin to, pag pinustruck mo siya, hard starting yung remote, ilapit mo yung remote. Yan yung standard niya ngayon mga sir. Unang pindot mo tataas, tapos magno normal. Nung dinala sa atin, talagang totaling kailangan mo panggasan. Kailangan na naka half throttle ka pa, saka mo papaanda rin, saka siya i-start, pero alanganin pa yung start niya. Kasi advance ng isang ipin yung pagkaka-timing doon sa camshaft natin. Kaya delay na delay. Kita nyo naman mga sir, pinirit natin ang pinirit at kinakat ko din yung video para hindi umaba. Ayan, pinirit natin ang pinirit, ayan, hindi na siya bumubulwak at hindi na rin siya hard starting. Try natin ulit, tapos push start natin. Ilapit pa yung remote. Ayan, yan po yung standard niya mga sir, tataas tapos bababa. Hindi na siya hard starting. Balik mo na yung pa niya. Tapos i-reset mo na lang. May AOT ko yun. Ha? Ibalik mo. I-bypass mo. Kasi sira na yung AOT niya mga sir. Yung socket. Tapos ito. Kulang-kulang na rin ang ano, ng pesa. Nung inawakan natin. Gulos na. Hindi na ito makuha. Okay, balik mo na. Gawin lang kayo mga sala kung sakaling overheat, bumubulwak sa reserve, maaaring may problema sa gasket. Pag bumubulwak, malamig, mainit, bumubulwak sa gasket po yung problema.